Mapagpalang araw sa ating mga minamahal na kababayan. It's Dr. Vito nyo po ang inyong Mindorenyong manggagamot. At pag-uusapan po ba natin kung safe po ba ang mga nabibiling sexual enhancer supplement ng mga kalalakihan na para magamit po sa pakikipagtalik sa kanilang mga asawa. Nung may mga nalumalabas po na research na walang proof o may proof na ito po ay may potential pong dinudulot na masamang epekto sa ating katawan. Ito po ay may mga rason kung bakit po sila bumibili ng mga pampagana at pagpalakas ng kanilang pakikipagtalik. Number one reason is para ma-enhance ang kanilang ereksyon. Pangalawa is mas mag-desire po silang makipagtalik. At pangatlo sa pinaka-importante ay ma-enhance ang kanilang sexual performance. So kung kayo po ay may mga karamdaman na mga sumusunod, ito po yung bawal po sa inyo. So ito po yung mga sakit na hindi po dapat gagamit ng mga iniinom na pampalakas o pampasigla sa pakikipagtalik. Number one dito is kung kayo ay merong advanced heart disease. Yung may mga pasyenteng may sakit sa puso o karamdaman. Lalong-lalo na kung kayo po ay umiinom ng mga gamot na may contain ng nitrates or nitroglycerin, sa kadalahinanan na ito po ay magiging sanhi ng pagbagsak ng inyong blood pressure. Pangalawa, kung kayo po ay may sakit sa atay at sa inyong bato, mabuting huwag nyo po itong iinumin or ipapaalam nyo po sa inyong mga doktor, particular kung kayo po ay dinadialysis dahil ito po ay makakasama sa inyo. Pangatlo, kung ikaw ay isang pasyente or individual na merong maintenance or umiinom po ng gamot pagdating po sa paglaki ng inyong prostata or prostate enlargement, particular na gamot, ito pong tamsulosin. Pwede po ito magsanhi na inyong pagkahilo at inyong aksidente na hindi nyo inaasahan. So kung kayo ay may mga gantong karamdaman at kayo po ay nagnanais uminom po ng mga sexual enhancer supplement or pampagana or pagpapalakas sa inyong pakikipagtalik sa mga asawa, ay mabuti pong mapayuhan po sila. At ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payo medikal mapagpalang araw sa ating lahat.